patong din. Uso po talaga patong-patong sa akin. Sa pagpuputo. Ayan. Patong-patong din po yan. Kung pagagal ko lang yan, minsan ang ginagawa nila, lalawin lang pa ako para pwede si patong-patong-patong. So, since hindi naman tayo gagawa ng ganito, hindi naman natin yan masyadong discuss. Pero, pag mag-aalaga tayong sisiyo, kailangan natin ng 50 watts at least mga 200 na sisiyo. Kasi po, kung 1 watt per chip ang susundin natin, baka masyadong mainit na yun sa kubo. Kaya at least mga siguro sa 50 watts o sa 200 pwede na. So, yan po yung importansya ng grooving. So, 24 hours po yan. Kasi po, ahagulin din natin yung laki. Kaya, 24 hours din sila kakain. So, ito na po. Yung laying stage natin is 3.5 by 3.5 inches per bird. So, ibig sabihin ko may 50, i-multiply lang natin yan. Hindi ko ang gamit naman. Pero, magtatanong-tanong po kami, mag-guide naman po kami nila Ma'am Janet sa paggawa. Kasi meron naman tayong ano eh, may mga talagang gumagawa tayong mga ages. Hindi na kami maganda sa construction. Pero sa space po, 3.5 by 3.5 per bird sa layer. Kasi po, growing, hindi naman na po tayo naging ibang housing dyan eh. Kung saan po natin sila gagawing layer, doon na rin po natin sila ilalagay. Siyempre, may itlog yan. Ibig sabihin po, pababa. So, ang inclination natin dyan is at least 0.5 to 1 inches pababa. Ibig sabihin po, yung space natin dito, at least mga 5 inches po dito, tapos mga 8 inches dito. Ibig sabihin po, palaki siya, pabukang gano'n. Oh. Tapos po, patong-patong yan. Dito po sa baba niya yung saluhan natin po. Yun po yung delineation natin. Huwag naman din po, kung tayo po yung gagawa ng sarili natin, huwag po yung sakto lang po sana, huwag yung masyadong malaki. Kasi magtatalunan po yan. Makukulit po yung mga yan. Pag may space, patalun yan. Nagpapatong-patong, nagkakaproblema din sa pag-iitlog. Kasi nababasag sa loob yung itlog. Kaya dapat yung sakto lang, mga 8 inches yung huling nagawa niya yun eh. Yung SPK namin. Pero yun nga po yung sinasabi ko, mas maganda po may panghiwa-hiwalay. Kasi minsan po, yan, minsan direct yan. Magkakasama po. Maganda po may hiwa-hiwalay. At least, 50, 100. Oo, kumbaga lagyan natin ng center ito para hindi naman tayo malito. Kumbaga kung may crowding, edi ilipat po natin sa iba. Ano po? Kaya ganyan po. 1, 2, 3, marami nga po. Mga 5 lang po. Marami po po masyado. Kasi minsan po, mas mataas pa. Kaya hindi na po maabot na mayari, tapos minsan yung tayo walang tubig. Maganda po mga, at least yung sakto lang po talaga, maabot natin, maabot na parati. Lalo po sa height ko. Yung sakto lang, maabot lang. Kung mas malaki pa naman dito yung space natin, walang problema doon. Kaya lang tayo nagpapatong ng madami para makatipid sa space. Kaya sabi ko po, itong space na to, kaya po nito ng aming nalibog. Kaya po nito. Ayan. So, yung ang ginagawa din po, yung tubigan dito sa mataas na part. Ayan. Diyan yung tubigan. Yung pakainan, tsaka pangitlugan, yung naglaga ng heat pot, ng itlog, may dito. Ayan. Tapos po, ang isa pa po, yung ating pakainan, ang ugali po kasi ng kubo is magaganyan ng kinain. Oo, ginaganyan. Kasi po, ang kubo, pag yan ay nilagyan mo nga sa loob ng ano, buhangin, lulubog yan doon. Yun po kasi ugali niya. Since hindi niya magawa, sa pigs niya ginagawa. Kaya maganda po, maglagay tayo ng screen din sa pigs. Pero wag naman po yung, ano, yung metal. Yung plastic lang, para hindi naman matagatan yung ano niya. Apo, tapos magtutuklap yan, ito po pala, yung patungan ng tripod niya. Yeah. Ito po ang para ma-picture lang po. Kaya nga po sa, ito din po yung kanina, nasa loob lang po. Kaya nga yan, malabot makagawagas din yung kulungan niya. Yan. Mga yan, mga nasa isang libo yan. Isang ganyan. Ay po, naiintindihan? Okay. So, dito naman po, punta tayo management kung paano natin maalagaan yung mga pugo natin. So, ang pugo po, napaka-bilis niyang lumaki. Napaka-bilis niyang mag-itlog, napaka-bilis sa lahat. Kaya kailangan po natin tutukan din. So, syempre, dito sa hanggang 21 days, hindi na natin problema to. Problema na po yung nag-aalaga pa, makabenta po na kanilang pang, ano, pang mag-aready ng mga itlog ng mga pugo. Pero,
nagpapag-isa tayo. Dapat mga 5-8% lang yung mortality natin sa blue distance. Ibig sabihin, kung may 100 tayo, mga 5-8 lang mamamatay. Mas much as possible. Hindi naman ibig sabihin na walang mamamatay. Pwede pong may mamatay pa rin dyan. Kailangan lang po natin pababain yung patay. So pagdating naman po ng growing stage, at least kasi medyo matibay na, nasa 100 tayo ulit, nasa 1-4 na yung mamamatay. Pagdating naman po sa nanginginig na nasa, all throughout po ito. So sa buong taon, dapat at least kung ang 100 mo, for example, 100 pa rin, magaling ka magtungkit eh. Nasa malulang mamamatay, all throughout mong cycle mo. Ganun po sana tayo. Kumbaga, parang isipin din natin, baka may mali tayo sa pag-alaga. Kaya maganda po natutukan din natin. Kumbaga, minsan kasi hindi may uwas, may isa, may dalawang mamamatay sa isang araw. Huwag lang pong araw-araw. Okay lang po yun, kung nasa 10,000, hindi po yan hindi. Pero kung ilan lang po, baka kasi may mali tayo sa management. Kumbaga, pang-check lang din po ito, para ma-check natin kung tama yung ginagawa natin. So, kumbaga, nanginginig na. May 100 ka lang nanginginig. Dapat at least mga 8-12 na mamatay. One throughout ang buong taon na yun. Mas mag-spot yun. Okay, so kung may 1,000, mga 80 siguro. Masakit yun, no? Pero hindi po talaga may iwasan yun. May iwasan ang sila. So, okay na po. Buong taon po yun, yung 8,000. So, papunta muna tayo sa, siyempre yung mga tubo natin, bago maging tubo, sisiyo muna. So yung mga nag-aalaga ng sisiyo, nag-brood sila na 1-15 araw. So ito po yung, kumbaga, ambient temperature. Ang pag sinabi natin yung ambient temperature, yung pabor sa kanila na init. So syempre, baby pa yan, gusto niya medyo mainit. Yan, nasa ganito po kataas na temperatura, 34 to 36. Kumbaga tayo, pawis na tayo yan. Pagay niyang temperatura. Kung dating po ng 6 na araw, hanggang siyam, medyo bababa ng konti. Kung dating po ng 10 araw, is nasa 30 to 31. So, kumbaga, habang tumatanda naman po siya, lumalamig yung gusto niya. So, kung mainit po yung lugar or mainit tulog na kulog, gagawin niya yan pag nagbubrood tayo. Pero pag malaki ng nanginit log, huwag natin gawin yung sa ating mga alaga. So, kung mag-alaga po tayo ng sisiyo, paradaral po ito sa iba, kahit kung may alaga po kayo native. Ganito din po yung gagawin natin. Dapat po yung ating, tawag nito, yung ating kulungan is yung kanilang flooring po dapat may mga newspaper para hindi po masyado malamig. Kasi po yung mga sisiyo natin, manok man yan, litik man yan, doon po yung kanilang lamig. Doon po nila nilalabas yung init ng katawan at lamig ng katawan nila. Ibig sabihin, pag malamig po yun, nilalamig po yun. Kaya ano po, yung mga alaga ng sisiyo, ganyan. Yan po, kung gusto nyo pong mapadami talaga yung alaga natin manok, maganda pong i-brood natin na maayos. Kasi kung hahayaan natin sa nanay, marami pa pong mamamatay dyan. So, kung palagang pagal, talagang may oras naman, may pagkakataon naman, i-ganto natin yung mga, i-brood natin na maayos. I-flooring na natin na maganda, lagyan natin ng ipak, lagyan natin ng gago. Opo, kahit sa unang 10 araw lang po, para lang maka-ready na yung mga sisiyo natin. Ready na ilabas po ba na. Yan. Okay? Yan. So, kunwari, nag-aalaga tayo ng sisiyo, mga Texas. Kahit ano po, ganito po yung ating babasihan. Kung nag-brood po tayo, kung mag-aalaga tayo ng sisiyo, ito po yung itsura niya dapat, kalat-kalat. Kasi po, pag masyadong mainit, lalayo yan sa source ng init. Hindi po yung lalapit din sa ilaw. Kasi masyadong mainit. Pag masyadong magmalamig, nagkukumpulan sila. Kasi nga nilalamig sila, kaya magkukumpulan sila. Tinatawag natin grafting. Sabi ko, pag ganito yung naging itsura, baka masyadong mahangin dito sa parte na to, lumilipat sa glass. Di kaya, baka may pusang nakaabang, syempre, tataas yan. Kaya lagi natin sisilipin pag mag-alaga tayo ng sisiyo, ng kumbo man yan, ng manok, baka po ma-check niyo kung ano yung itsura niya pag binubrood natin. Ayan. So, yan. Ganyan po kapatiyot yung tubo. So, yung maliit na yun, may mas maliit pa doon. May kiyot na kiyot. Ayan. Kiyot. Ayan. So, ito po yung itsura nila ng mga tubo natin na nasa growing at laying na cages. So, yan. So ito yung parte na ito na dito sa taas, yung kumbaga medyo pantay sa ulo nila.
Pag ganun, pababa, medyo may konting space na yan. Ayan. So, bago tayo maglipat, for example, kakarating lang yung pangating na yung pugo natin, kinabukasan. Linisin muna natin syempre sa ating mga kulungan. So, sila at Janet naman, kami naman po, pag parating na yung pugo, baka makabalik naman kami. Para mga assistant po kayo. Ano po? So, linisin muna natin yan. May mga nakared naman sa ating Janet na mga ibabay. Pag-disinfect po. Ayan. Tapos, pagdating po ng pugo, hindi pa natin kailangan i-lighting kasi hindi pa manginitig yun. Doon muna tayo sa normal na lighting, 12 hours. Oo. Kasi tayo sa Pilipinas, nandun tayo sa malapit sa Equator, 12 hours ang ating lighting. Okay? So, pagdating din po, kasi baka mamaya, mapapansin nyo, baka papansin-pansin na hindi pantay yung laki ng mga sisyo, baka masyadong maliliit, masyadong malaki. Ihiwalay po muna natin. Ayan. Tapos, syempre, mapapansin yung may mga pugo po na talagang hindi nakahabol. Kasi syempre, pagkarating, nag-aano pa yun, nag-a-adapt pa. Kumbaga, nag-a-adjust pa lang siya. Yung mga, kumbaga, parang nahihinga na talaga, pwede na natin i-condemn. Para hindi na rin kudagdag sa gastos. Oo. Para unahan na natin siya. Ayan. Ayan. So, ang laying period po is 36 days. So, kumbaga, sa 35 days, nire-ready na natin siya. Okay? So, darating ng 25 days, 36 days, medyo unti-unti na. Ayan na, malapit na. So, dito po, ito po yung lighting hours niya. Kung baga, pwede natin unti-unti i-introduce sa, ano, sa ilaw. Pagdating po ng 42 days, kunwari, nangitlog na siya, unti-unti na natin dagdagan. So, ang pagdadagdag po ng ilaw is isang linggo. For example po, 40 days na. Sige, mag-iilaw na tayo. Ngayong linggo, isang oras. Isang oras muna. Susunod na linggo, dalawang oras. Hanggang sa ma-achieve natin yung 16 hours. Linggo-linggo tayo mag-a-adjust. Hindi po yung 16 hours agad. Hindi po. Unti-unti natin. Ayan. Parang hindi na po malito kasi meron po nalagay isang linggo, isang oras. Hanggang sa maabot natin yung 16 to 18 hours. Pero kahit 16 hours, okay na ulit. Ganun din po yung practice sa ibang bansa eh. So, ganun po ha. Pagdating po, huwag na, 12 hours. 12 hours lang, kaya na natin. Pag mga lahat, manginitong na, 40 days na, wala, kailangan ng mas timili. Dagdagan isang oras. Kumbaga, kung hindi maaga ang pagdadagdag nyo, kung sa hapon, di hanggang alas 7, may ilaw kayo. Bukas kayo na alas 6 ng gabi, ito yung alas 7. Tapos, alas 7, hanggang alas 8, alas 6, hanggang alas 8, alas 6, hanggang alas 10. Kung sa gabi kayo mag-adjust, pwede din po sa umaga. Tapos, yan. Yeah. So, ganun po. So, importante lang po, pagod natin. Huwag natin babawasan yung oras ng pag-ilaw. Oo. Kaya po magdagdag ng konti, huwag lang po magbawas. Okay? So, tayo po, kami po sa Sari Manok, dito mukha po mga aming pumasok sa nutrition. So, ang aming po sa Sari Manok, meron tayo booster, kasi syempre, pag brooding pa lang yan, booster muna kailangan yan, hanggang 15 days. Tapos starter, 16 to 35 days. Tapos layer, 36 hanggang end of day. So, ibig sabihin, kung darating ng 25 days yung mga sisiyo, 25 to 30 days, isa startup muna natin yan. After 1 week, kahit 36, kahit nga po, pabusin nila 1 week, pwede na po natin ilipat sa layer. Kasi mag-delay na siya. So, ito po yung kain niya. Ang computation po namin dyan sa isang libo, pag sa booster po, is isang sakop sa isang libo, hanggang po 15 days. Pagdating po ng starter, mga limang sakop, hanggang po 35 days. Sa layer po, mga siyam yata, hanggang sa end ng day, or more pa. Ito po yung kain niya kasi, 22 grams per day per head. Ibig sabihin, kung may isang libo kayo, sa isang araw, 2,000 gramo. Ibig sabihin na kalahating sako. Na, hindi ako magaling sa mga kalahating sako po sa isang araw. 25. Na, mga kalahating sako po sa isang araw. Ang kain niya. Kalahating sako, no? So, sa isang libo. Sa pulibo yata yung computation, Thomas. Yan, mga dalawang kilo lang pala. Huwag kayong matakot.
Ganun po. Sa piso lang yun. Paano pag humantapan? Nasa 1.2, 1.3. May dapat gulog pa. Kaya maganda kayo sana. Pinakamaganda sana. 10,000. Para sa buong komunidad po. Para sa buong community. Kasi kung sa 10,000 po, sa isang buwan, may 200,000 pa. Para sa buong community po yun. Dito sa piso. Maganda po niyan. Kumanda po, no? Kumanda ang kita. Paikot natin ulit. Dagdag tayo ng dagdag ng stocks. Kasi ang mangyayari na lang po niyan, 2,000. At the middle of the, ano, sa kalagitnaan po ng pag-aalaga natin, saka tayo magdagdag. Ba, kumikita na, saka tayo magdagdag. Kung baga parang wala tayong bakanteng oras. Kasi nga magpapatay na tayo ng isang taon. Eh. Kung isang taon pa tayo bago magdagdag, patay po yung ano. Kaya at least po maganda, 6 na buwan. Magdagdag na tayo. Para paikot po natin. Hanggang sa makabisado natin, meron tayong income sa regular. Opo, ganun po yung pinakamalang kaya. Kumbaga akong talagang, ugali, practice muna sa umpisa. Medyo nakamasabi nyo na po, ano. Maganda po na, ano, every 6 months, kumbaga, magdadagdag na tayo. Kasi, 6 months, pa after 1 month, saka na ulit sa mga inutlog. At least wala tayong bakante na. Ano ba yun ang oras? Kaya. Okay. So, ang maganda lang daw po sa kids namin, mababa yung mortality, konti lang yung mamamatay. Maganda po yung layer niya, kalain niya, kumbaga marami po siya, may itlog. At mga, kung nag-aalaga po tayo, nag-debrief tayo, mataas po yung kumbaga rate ng pag-hatch niya o pag-tipisa niya. So, ang importante lang po, sa pag-aalaga ng pugo, kailangan po fresh yung pakain na binibigay natin. So, ang pagpapakain natin sa pugo, sa umaga, pwede sa tanghali hanggang sa hapon. Yung hapon hanggang gawin niya po yun. Pero po, pag kapag natin po sa manok, kunwari, mainit po yung panahon, summer, maganda po i-adjust natin sa umaga, yung pagpapakain. Para natin tayo magpakain ng 5, para makakain na maayos. Tapos, konting snacks, alas 12, tapos pakain sa hapon, alas 3 hanggang alas 4. Yung pangungulat po ng itlog, madalas po ang ginagawa nila dyan is hapon. Kasi yun po yung pinakamarami. Kasi ang pagpuproduce po ng itlog ng pugo is ano eh, madaling araw yan ginagawa nila. So yung kinabukasan ng umaga, mga ano na lang yun, tira-tira. So ang pinaka-tip mo ng pagkukuha dyan is pwede sa hapon. So pagkukuha po ng itlog, pwede naman po yan. Yung iba yung pinantay pa nilang hanggang sa aming puno eh. Kasi hindi naman po maano yan, hindi naman po magagalaw. Yung pugo, yung ito po na pugo, medyo maganda yung pelo, kaya hindi masyado din nababasag. Kaya ganyan po yung ano. So, importante lang po, mga dalawa hanggang tatlong beses tayo magpakain. Lagi po natin siguraduhin na may tubig. Hindi po dapat nawawala. At maganda rin po na may release din natin yung tubig. Yung tubigan nila. Yung hindi nilulumot, sponge nila. Oo, hindi po nilulumot. Kasi minsan, hindi po yung kaso pagtatayo, kasi siyempre po, may mga bakterya na dyan. Kailangan po natin yun sila yun. Kailangan lang po, siguraduhin natin na kasya sila dun sa pakainan. At medyo madami. Kasi baka mamaya, hindi po ganun kalaki yung kainan, mga after 1 hour, ubos na. Baka po kasi maliit yung pakainan. Kaya medyo laki-laki na natin ang konti. Ayan. Yung nga po, sabi mo nga, 2 hanggang 3. Sabi po dito, 3 hanggang 4. Mabayos okay, kong pakain. Kasi nga, ang isa din natin inaamin dyan, hindi naman talaga may iwasan kasi yung iba, nasa likod pa, kakain yung iba. Di pag pinakain natin ulit, kasi sinara sa likod, sila naman yung pagkakas sa kakain. Para lahat po may equal opportunity na kakain. Yeah. Intindihan po? So, importante po tubig. Tubig po talaga. Kasi marami na pong nadidisgrasya dyan eh, na nawawala ng tubig. Nakaanda nga tayo po. Yan. Yeah. So ito po, hindi ko na masyadong i-discuss kasi medyo mahaba. Kasi importante lang naman po sa pugo, ang usually pong may encounter natin dyan is pagtatae, tsaka minsan po yung pagsisipon, pero hindi rin po madalas. Kasi minsan, pag ang pugo ay medyo sinipon na talaga ng matindi, baka magtanda matayan. Kaya yung pagtatae po, minsan kasi normal yun, lalo pag nagpapalit ng pakain. Tapos po, pag, kumbaga, active delaying, yung tinatawag, kumbaga, nag-umpisa siyang mag-itlog, tapos ang lakas niyang mag-itlog. Siyempre, lalakas po kayo, lalakas inyo.
nagka-stress, tatain ng basa. Ang maganda lang po doon, siyempre itlog pa rin yan, huwag tayo magbigay basta-basta ng antibiotic. Ang ibigay pa rin natin is yung mga multivitamins po. Pero pinakamaganda po yung digestive aid. Yung digestive aid po kasi ito po yung ano, kumbaga yung yakult ng ating mga hayop. Tayo po yung yakult. Kami po sa company, gumawa kami digestive aid para sa hayop. Pero kung hindi talaga maiwasan, medyo mga gastric lang po kasi yan, pwede po tayo magbigay ng electrolytes. Lalo pagpapago-bago panahon, malakas na po yung pag-iipot ng basa. Kasi minsan po, minsan natatanggap na po yan ng ano, practice kasi pag actively talaga, pag masyadong grabe siya ng itlog, nagbabasa talaga dito. So, ganun lang po. Kung hindi naman malala yung problema, huwag na po tayo magbigay ng antibiotic. Kasi tayo din po kakain ng itlog. Para may iwasan din natin siya po yung antibiotic din sa kinakain natin. Kung sa tubig po, wala pong nilalagay. Yan po ma'am, yung ating electrolytes, multivitamin, siyempre sa tubig po yung nilalagay ma'am. Kung pwede po ma'am kahit walang sakit, parang kumbaga ma'am, lalo pang pabago-bago yung panahon, preventive. Kung talagang hindi natin maiwasan, medyo malala yung sakit, sinisipo ng gusto, antibiotic. Pero kung kumbaga ako parang, for example, nagtatae, kaya po yun ang mga electrolytes lang. Kasi imbalance lang po yun ng konti, kasi nga po, active delay siya. Grabe yung pag-lipid niya. Ayan. Kaya po, hindi naman kami masyadong nagre-recommend na antibiotic sa nagpapainugo. Kasi more on ano lang po yun, nutrition. Sa sustansya lang po yun. Hindi po ma'am yung normal po sa tubig, yung po yung mga po, tubig sila. Wala na maglalagay po yung mix. Bali man, kasi, yung ginagawa ng iba, buong cycle, naglalagay ng vitamin sa tubig. Kaya lang ma'am, pag sobra-sobra naman, itatali lang, iihi lang ng tubo. Maganda siguro ma'am, once a month. Once or twice a month. Pero kung parang hindi na po kasi gano'ng kapraktikal, lalo kung ang alaga naman natin is dalawang libo, malinis naman yung lugar, maganda yung ventilation. Wala po, kahit pang isang beses lang po sa isang buwan. Pag maganda po management, hindi na po yung masyadong mag-aasal. Pero okay din po yung once a month. Yun po. Tapos ang pagbibili po natin yun, ma'am, once a day lang. Pag, kasi ang ginagawa ni pa buong araw, yun lang binibigay. Hindi po. Sa beses lang, kung magbibigay tayo ng vitamins, kung baga sa umaga, di yun, mag-mix kayo, for example, isang galon. Sa hapon po, pag naubos na nila yan, lahat naman nabigyan, tubig na kayo. Yung iba naman, hindi ginagawa. Kasi yung iba, marami din po silang nilalagay eh. Minsan, naglalagay pa sila ng, for example, ma'am, maglalagay sila ng probiotics. Tapos multivitamins. Yung iba ang ginagawa. So umaga, multivitamins sa hapon, probiotics. Pero sa kalagit na ano, for example, kasi pag nag-mix tayo ng gamot, that mga at least 6 hours lang. Napabanis po kasi yun eh. Kasi po, yung naglabas po kasi kami ng manok, ano po, best traffic po yung sinasama namin dito sa COVID. Opo. Simula po na mag-visit yung huwag naman mag-visit. Depressing po, ano ba? Pwede naman din, ma'am. Kaya lang, kung maganda naman po yung management, baka si mag-gastos lang. Kasi kung mga Texas talaga, ma'am, kailangan talaga. Ito po yung 45 days. Ah, 45 days. Opo, ma'am. Wala problema doon. Kung baga, yun lang, ma'am, kailangan, yun lang alam po. Paubusin lang natin ng 6 hours. Pag yun ay nahalo yun, hanggang 6 hours lang po yun. Tapos, pwede nga pa rin natin sila ng tubig talaga na. Sa toong tubig. Kasi, kukuhawin din po pati yun. Ayun po. May tanong pa po? Meron pa ba? Wala tayo lang po yan. So, ang pinakita lang po dito, sa presyo nga, 1.1 pesos. Ayan. So, sa isang daang itlog daw, may 52 pesos kang kita. Ayan. Ayan. Yan yung sabi dito sa amin nga. Sa amin, kumbaga, syempre, bago po namin i-produce, tinayon po muna namin. So, medyo napaganda naman po yung ano, yung namin yung product po. So, usually po, feed cost per kilogram. Kasi 22 pesos per kilogram, usually yung gastos. Tapos, sa isang itlog daw, ang gastos mo ay 58 cents. So, sa isang daan po nakikita rin, maganda-ganda na po talaga yun. Kasi, kung, kumbaga, 60 centavos lang po yung, ano mo eh, yung, kumbaga, yung, ano mo, capital, dun sa itlog. So, yeah. Kaya nga po, mas madami, mas maganda. May tanong po?
Oo, dyan na yung ano. Basta ko, kasi, syempre, pag na-discuss natin, kung hindi mo pa nasusubukan, hindi mo pa talaga alam yan. Medyo malagay-ibang ka. Nandito lang po kami. So, medyo malaki man po yung iniibutan ko, pero bibigyan pa rin po natin ng oras yan pumunta dito. Isi-schedule lang po natin mag-dinner. Thank you po. Napakaganda po opportunity nito, lalo po sa mga kababayan natin, ano, sa dagata, dito sa dagatan. Mga dagatan tribe natin. Thank you po talaga. Dumagat. Sabi na, dito lang ako. Personally po, natutuwa akong ano, makapag-share po ng nalalaman ko sa inyo po. And thank you po. More on opportunity man po na nakatulungan sa inyo. Sa amin po yung pleasure ng patulong po sa inyo. Bang po yan. Ngayon ko lang po na resit si Boss Jerwin. Thank you po. Salita ka talaga si Boss Jerwin.